nagkalagnat siya, hindi siya kumakain masyado at naging matanlay. So, mainam na sa city. Yeah. Oh. Nanonood yung bata. Ayan, medyo okay na pakiramdam niya. Hi, hi! At titingnan natin dito. Ayan. Gumagawa ako ng madilim. Gumagawa ako ng noodles ng spaghetti kasi may natira pa kaming sauce. At ang gusto daw ibaon ng anak naming panganay sa school na kainin niya ay spaghetti. Kaya yan, gumagawa lang ako ng noodles para sa kanya bukas, para yan ang babaonin niya sa school. Yeah. Bye-bye na itong oras ay mag-11 na ng gabi. Hindi pala ako makain ngayon ng kanin at tinamad ako. Hindi ko alam, iniisip ko yung napanood ko kay si Shy from Sweden, Shy Mode na Shy Mode na yung kape sinasawsaw niya sa tinapay. Yeah, at ngayon naiisip ko. So ang ginawa ko, since nakita ko rin asawa ko yung si Abby na umiinom ng kape at naamoy ko, gumawa na lang din ako ng kape. Ayan. Yan, may coffee ako. Tapos ito yung tinapay ko. Ayan. Ito, hamburger bun ito na nilagyan ko lang siya ng, yeah, ano ba to? Yan. Strawberry jam at saka peanut butter. Tapos ko na yung buhok ko na gamitan nitong virgin coconut oil na to. Ayan, kung makikita nyo guys, yung mukha ko, medyo nawala na yung mga bakas-bakas. Ayan. Ayan. Ito, may konting bakas na lang. At nagbabad yung tagyawat. Pero, ayan, medyo kung titinan nyo, siguro, parang kahit paano pa sa akin, medyo naging light na siya. Dahil yan sa kinagamit ko nga yung Kiehl's na para sa spot corrector or something like that. At para siya talaga sa pimples at saka sa mga pimple marks. Kalokohan ko. Nilagyan ko na yung buhok ko nung virgin coconut oil. Tapos napagkatuwaan ko, nilagyan ko na rin buong mukha ko. Hindi ko alam kung bukas nito, kung bukas magkaroon na ako ng pimples or magbadya ang mga pimples sa mukha ko. Yeah. Titingnan ko kung ano mangyayari. Pero ngayon napapansin ko, wala lang. Nangangati mukha. Nangangati dahil sa virgin coconut oil. Hindi ko alam kasi siguro. Siyempre, oil, di ba? Yeah. Okay, guys. Bye-bye. Maghihintay pa ako ng mga 30 or 1 hour para mabanlawan itong buhok ko at mukha ko. Ang oras ay 12:30 na ng madaling araw. My God. Punta ulit kami sa doktor. Sapatos lang ako. Love you. Pupunta siyan si Ivan sa city. Sa hospital. Oy. Ginagayak na namin yung mga gamit niya. Kasi mababa nga daw yung dugo niya. So, kukuha tayo dito ng examen ng diaper. At meron pa pa. Yan. Bote ng gatas. Gusto magdala? Ito yung mga gamit. Yan yung mga gamit na nakaprepare. Alis si Hans na. Saka si Papa. Juice na Mama. Pagaling ka. Umalis na sila Papa. Sinundo sila dito ng taxi. Dahil, yeah,
di ako pwedeng maghatid sa kanila dahil may dalawa pa akong bata na hinihintay at hindi namin alam kung mag-i-stay sila papa sa ospital para sa dagdag na check-up para kay Hans Evans do sa bunso namin. Yeah, mag-isa na naman ako dito kasama ng dalawang bata. Yeah, mahirap pero sana maging okay si Hans Evans. Yeah guys, yun lang. Payati at saka nagkalagnat siya, hindi siya kumakain masyado at naging matanlay. So, mainam na sa city. Yeah. Oh. Okay guys. Bye-bye na. Mainam sa city at doon talaga mga specialist talaga yung mga titingin sa kanya. Para talaga sa mga bata. Mahirap pag ganito. Iba talaga pag yung anak mo eh. Kakasakit no? Iba yung feeling. Kaya, yun. Okay guys. Yeah. Bye-bye na. Thank you for watching. Yeah. Have a nice day guys. Bye-bye. See you next time again.